ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na makakasama nyo upang matulungan kayo na maunawaan ang ating aralin sa matematika. Alam kong excited na kayo mga bata, kaya naman ihanda na ang inyong lapis at papel. Bago tayo magsimula sa bagong aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Sa nakaraan nating aralin ay natutuhan mo ang mga property of addition. Ano-ano nga ulit ang mga ito? Ang mga property of addition ay commutative property, identity o zero property, at associative property. Subukin natin kung natandaan nyo ang mga ito. Tukuyin kung anong property of addition ang mathematical sentence. Isulat ang CP kung commutative property, IP kung identity property, at AP kung associative property. Isulat ang sagot sa inyong papel. Para sa unang bilang, anong property of addition ang pinapakita nito? Kung ang sagot mo ay CP o commutative property, tama ka! Para sa ikalawang bilang, anong property of addition naman ito? Kung ang sagot mo ay IP o identity property, tama ka na naman. Para sa ikatlong bilang naman, anong property of addition ito? Ang sagot mo ba ay AP o associative property? Kung oo, tama ang iyong sagot. Para sa ikaapat na bilang naman, anong property of addition ito? Kung ang sagot mo ay CP o commutative property, tama ka! At para sa huling bilang naman, ano naman ang property of addition ito? Kung ang sagot mo ay identity property, tama ka ulit! Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Alam mo na kung ano ang properties of addition. Maaari na tayong magsimula sa bago nating aralin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika, dapat ay may alam. Tulad ng pagbabasa sa numero ng orasan. O kaya naman kung may sobrang supi sa tindahan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Skip counting naman. Sampu, dalawampu, tatlumpu, apat na po, limampu, anim na po, pitumpu, walumpu, siyam na po, isang daan. Taasan na natin. Isang daan, dalawang daan, tatlong daan, apat na raan, limang daan, anim na raan, pitong daan, walong daan, siyam na raan, 1,000. Araw-araw ay kailangang magbilang. Kaya naman sa matematika, dapat ay may alam. Alisin ang takot, halika nang matuto sa matematika. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Isa pa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Siyam, sampu. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Ito ay suman. Masarap ang kakanin na ito. Ito ay nabili ko kila Aling Baby at Mang Dani dahil gumagawa sila nito para ibenta. Tara, tingnan natin kung ilang suman ang nabalot ni Aling Baby at Mang Dani. Sa mga naibalot ni Aling Baby, ang unang basket ay may laman na 115 suman. Ang ikalawang basket naman ay may laman na 34 na suman. Ilan ang kabuuan bilang ng mga naibalot na suman ni Aling Baby? Tayo ay gagamit ng addition. Sa pagdadagdag, maaari nating gamitin
ang expanded form. Ayusin ng patayo ang mga bilang. Ating pagtapatin ang mga ito ayon sa place value at isulat ang kanilang expanded form. Ito ang expanded form ng 115. Ito naman ang expanded form ng 34. Tandaan, pagtapatin ang mga value ayon sa kanilang place value. Ngayon naman ay pagsamahin na natin. Una natin pagsamahin ang mga bilang sa ones o isahan. 5 dagdagan ng 4, ang sagot ay siyam. Sunod naman ang nasa tens o sampuan. 10 dagdagan ng 30, ang sagot ay 40. At huli naman ang nasa hundreds o sandaanan. Dahil walang katapat ang bilang isa sa sandaanan, atin na lang itong kukopyahin. Ang kabuuang bilang ng suma na naibalot ni Aling Baby ay 149. Sunod naman nating kuhain ang kabuuang bilang ng nabalot ni Mang Dani. Ang unang basket ay may laman na 225 suman. 27 suma naman ang laman ng ikalawang basket. Ano ang kabuuang bilang ng suma na naibalot ni Mang Dani? Sunod na paraan naman ng pagdadagdag o addition ay ang paggamit ng place value chart, na kung saan ay aayusin natin ang mga bilang at pagtatapatin ang mga ito ayon sa kanilang place value. Unahin natin muli pagsamahin ang mga bilang sa ones o isahan. 5 dagdagan ng 7, ang sagot ay 12. Dahil dalawang digit ang sagot sa mga bilang na ating pinagsama, ating ibababa o iiwan ang bilang na nasa ones place, ang bilang 2, at ilalagay naman ang nasa tens place ng sagot na bilang isa sa itaas o carry one sa susunod na bilang na ating pagsasamahin. Sunod naman natin pagsamahin ang mga bilang na nasa tens o sampuan. 2 dagdagan ng 2, ang sagot ay 4. Idaragdag din natin ang isa, kung kaya ang isusulat natin ay 5. At huli naman ang nasa hundreds o sandaanan. Dahil walang katapat ang 2, isusulat na lang natin ito sa sagot. Ang kabuuang bilang ng suma na nabalot ni Mang Dani ay 252. Ngayon naman ay pagsamahin natin ang mga nabalot ni Mang Dani at Aling Baby gamit pa rin ang addition upang makuha natin ang kabuuang bilang ng mga suman na kanilang naibalot. Si Mang Dani ay nakapagbalot ng 252 suman. At si Aling Baby naman ay nakapagbalot ng 149 na suman. Ating unang pagsasamahin ang mga bilang sa isahan. 2 dagdagan ng siyam, ang sagot ay 11. Isulat ang isa sa ibaba at carry one sa susunod na bilang na ating pagsasamahin. Sunod naman natin pagsamahin ang mga bilang na nasa sampuan. 1 dagdagan ng 5 at dadagdagan ng 4. Ang sagot ay 10. Isusulat natin sa ibaba ang 0 at carry 1 ulit sa susunod na bilang na ating pagsasamahin. Ngayon naman ay pagsamahin natin ang mga bilang sa sandaanan. 1 dagdagan ng 2 at dadagdagan ulit ng 1. Ang sagot ay 4. Ang kabuuang bilang ng mga suma na naibalot ni Aling Baby at Mang Dani ay 401. Ang daming suma na nagawa ni Mang Dani at Aling Baby, no? Tayo ay gumamit ng addition upang makuha ang kabuuang bilang ng mga ito. Ngayon naman ay subukin natin kung naunawaan nyo ang pagkuha ng kabuuan gamit ang addition. Ihanda na ang inyong mga lapis at papel at sagutan natin ang isang gawain. Ibigay ang kabuuan o sum. Isulat ang sagot sa iyong papel. Para sa unang bilang, ano ang kabuuan ng 242 at 22? Sagutan natin. Pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 2 dagdagan ng 2, ang sagot ay 4. Sunod naman pagsamahin ang nasa sampuan. 4 dagdagan ng 2, ang sagot ay 6. Dahil walang katapat ang nasa sandaanan, isulat natin ang 2 sa sagot. Ang sagot nyo ba ay 264? Kung oo, tama ang iyong sagot. Para sa ikalawang bilang,
pagsamahin ang 753 at 35. Ano ang kabuuan nito? Sagutan na natin. Pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 3 dagdagan ng 5, ang sagot ay 8. Pagsamahin ang mga bilang sa sampuan. 5 dagdagan ng 3, ang sagot ay 8. Dahil walang katapat ang nasa sandaanan, isulat natin ang 7 sa sagot. Kung ang sagot mo ay 788, tama ka na naman. Para sa ikatlong bilang, ano ang kabuuan ng 315 at 69? Sagutan na natin. Una nating pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 5 dagdagan ng 9, ang sagot ay 14. Isulat ang 4 sa ibaba at carry 1 sa sampuan. Pagsamahin naman natin ang mga bilang sa sampuan. 1 dagdagan ng 1 at daragdagan ng 6. Ang sagot ay 8. Sa sandaanan naman ay walang idaragdag sa 3. Kung kaya, isusulat natin ang 3 sa sagot. Kung ang sagot mo ay 384, tama ka ulit. Para sa ika-4 na bilang, pagsamahin ang 423 at ang 234. Ano ang kabuuan nito? Sagutan na natin. Pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 3 dagdagan ng 4, ang sagot ay 7. Sunod naman pagsamahin ang mga bilang sa sampuan. 2 dagdagan ng 3, ang sagot ay 5. At sa sandaanan naman, 4 dagdagan ng 2, ang sagot ay 6. Ang sagot niyo ba ay 657? Kung oo, tama ka! At para sa huling bilang, ano ang kabuuan ng 268 at 145? Sagutan na natin. Una nating pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 8 dagdagan ng 5, ang sagot ay 13. Isulat natin ang bilang 3 sa ibaba at carry 1 naman sa sampuan. Sunod naman nating pagsamahin ang mga bilang sa sampuan. 1 dagdagan ng 6 at dadagdagan ng 4. Ang sagot ay 11. Isulat ang 1 sa ibaba at carry 1 naman sa sandaanan. Pagsamahin ang mga bilang sa sandaanan. 1 dadagdagan ng 2 at dadagdagan ng 1. Ang sagot ay 4. 413 rin ba ang sagot mo? Kung oo, magaling! Tama ba ang sagot mo sa lahat ng bilang? Kung oo, mahusay! Kaya mo nang kuhain ang kabuuan ng bilang. Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil may hinanda pa akong ibang gawain upang matutuhan mo ang ating aralin. Ngayon ay makinig muna tayo sa isang kwento. Oras na para sa ating mat-kwentuhan! Ang pamilya ni Sandy ay may tindahan ng mga bulaklak. Napakaraming namimili sa kanila dahil magaganda at sariwa ang mga bulaklak na kanilang tinitinda. Kung kaya't tumutulong si Sandy sa kanyang mga magulang sa pagtitinda. Ang pinakamabenta sa kanila ay ang mga rosas. May iba't ibang kulay ang mga ito. Pula, puti, asul at dilaw. Isang araw ay may umorder sa kanila ng iba't ibang kulay ng rosas. 235 piraso ng mga pulang rosas, 54 na piraso ng mga asul na rosas, 146 na puting rosas, at 78 piraso naman ng dilaw na rosas. Masayang-masayang tumutulong si Sandy sa kanyang mga magulang at sinusunod rin kung may iuutos sa kanya. Kung kaya, maaga nilang natapos ihanda ang mga order na bulaklak at nakuha ito agad ng mamimili. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung inyong naunawaan ang kwentong ating napakinggan, sagutin ninyo ang aking mga katanungan. Kaninong pamilya ang bida sa ating kwento? Pamilya ni Sandy. Ano ang pinagkakakitaan ng pamilya ni Sandy? Tama! Sila ay nagtitinda ng mga bulaklak. Anong bulaklak ang pinakamabilis sa kanila?
Rosas? Ano-anong kulay ng rosas ang kanilang binibenta? Sila ay nagbebenta ng pula, puti, asul at dilaw na rosas. Anong pag-uugali ni Sandy ang dapat nating gayahin? Gaya ni Sandy, dapat tayong maging matulungin at masunurin ng mga anak. Dahil ang pagsunod sa magulang ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa kanila. Tunay ngang naunawaan niyo ang ating kwento. At para naman sa ating huling gawain, ating balikan ang mga bilang ng rosas na binili sa tindahan nila Sandy at kuhain natin ang kabuuang bilang ng mga ito. Una nating pagsamahin ang mga bilang ng pulang rosas at asul na rosas. Ano ang kabuuang bilang nito? Sagutan na natin! Pagsamahin natin ang mga bilang sa isahan. 5 dagdagan ng 4, ang sagot ay 9. Sunod naman pagsamahin ang nasa sampuan. 3 dagdagan ng 5, ang sagot ay 8. Dahil walang katapat ang nasa sandaanan, isulat natin ang 2 sa sagot. Ang kabuuang bilang ng pula at asul na rosas ay 289. Ano naman ang kabuuan ng puting rosas at dilaw na rosas? Sagutan na natin! Una nating pagsamahin ang mga bilang sa isahan. 6 dagdagan ng 8, ang sagot ay 14. Isulat sa ibaba ang bilang 4 at carry 1 sa itaas ang susunod na bilang na ating pagsasamahin. Pagsamahin naman ang mga bilang sa sampuan. 1 dagdagan ng 4 at dadagdagan ng 7. Ang sagot ay 12. Isulat ang 2 sa ibaba at carry 1 sa itaas ang bilang sa sandaanan. Pagsamahin ang mga bilang sa sandaanan. 1 dagdagan ng 1, ang sagot ay 2. Ang kabuuang bilang ng kulay puti at dilaw na rosas ay 224. Tama ba ang sagot nyo? Kung oo, magaling! Atin naman pagsamahin ang kabuuang bilang ng pula at asul na rosas at ang puti at dilaw na rosas upang makuha ang kabuuang bilang ng mga rosas na naibenta nila Sandy. Ang kabuuang bilang ng pula at asul na rosas ay 289. At ang kabuuang bilang ng kulay puti at dilaw na rosas ay 224. Ano ang kabuuang bilang nito? Sagutan na natin! 9 dagdagan ng 4, ang sagot ay 13. Isulat sa ibaba ang bilang 3 at carry 1 naman sa itaas ng mga bilang sa sampuan. Pagsamahin naman ang mga bilang sa sampuan. 1 dagdagan ng 8, dadagdagan ng 2. Ang sagot ay 11. Isulat sa ibaba ang bilang 1 at carry 1 sa sandaanan. Pagsamahin na natin ang mga bilang sa sandaanan. 1 dagdagan ng 2 at dadagdagan ng 2. Ang sagot ay 5. Ang nakuha nyo rin bang kabuuang bilang ng mga rosas ay 513? Kung oo, mahusay! Sa araw na ito, inyong natutuhan ang pagdadagdag o addition. Sa pagdadagdag, maaari nating gawin ang mga sumusunod na paraan. Una, ang paggamit ng expanded form at ang pangalawa naman ay paggamit ng place value chart na kung saan ay ating inaayos ang mga bilang na magkakatapat at nasa parehong place value. Tandaan, kapag ang sagot sa addends ay 2-digit numbers, ibababa ang nasa ones place sa tapat ng mga bilang na pinagdadagdag at itaas ang nasa tens place sa kasunod na bilang. Naway, may natutuhan kayo sa araw na ito. Muli, ako si Ma'am Frances, ang matuwaing guro na matutulungan kayo sa ating aralin sa matematika. Hanggang sa muli, paalam!